Hello Taste Buddies! Welcome back to my channel. Dito lang po sa Sauté & Sweet Corner. Today ay magluluto tayo ng sinigang. Pero ngayon ay pagsasamahin natin isigang ang baboy, hipon at ang salmon. Siguradong napakasarap ng sabaw nito guys. Kaya tara na, samahan nyo na ako magluto. At ito ang mga sangkap sa pagluluto. Ang liyampo, hipon, salmon, siling green, kangkong, kamatis, sibuyas, sitaw, okra, lemongrass, coriander leaves, lime leaves, gabi, talong, sinigang mix, fish sauce, olive oil, at ang ating salt and pepper. First step, unahin natin igisa sa olive oil ang sibuyas at kamatis. Lutuin natin ang sibuyas hanggang sa ito'y maging light brown. At isunod na igisa ang ating kamatis. At ang ating pork belly. Igisa ito ng mabuti at takpan ng mga 10 minuto. Pagkalipas ng 10 minuto ay pwede na natin timplahan ang ating baboy ng patis at ang ating ground black pepper. So ito guys, nakita nyo yung way ko na pagluto ng sinigang. So ginigisa ko talaga siya para mas maging malasa yung sabaw niya. So nilalabas ko yung flavors nung ingredients natin o yung spices natin. At saka para mas maging malasa yung karne natin. So ngayon ay tatakpan ko siya ulit ng mga 10 minuto pa para ma-absorb ng meat natin yung nilagay kong pampalasa. So after 10 minutes guys, pwede na natin ilagay ang ating water at pakukuluan pa natin siya ng mga kalahating oras. Gumamit pala ako dito guys ng boiling water para tuloy-tuloy yung pagkulo ng ating sabaw. So pagkalipas guys ng kalahating oras, pwede na natin ilagay ang ating gabi, lemongrass, at ang ating lime leaves. So mag-a-add pa ako dito ulit ng boiling water at lulutuin pa natin siya ng mga kalahating oras or hanggang sa tuluyan ng lumambot ang ating karne. So pagkalipas ulit ng kalahating oras ay pwede na natin ilagay ang ating gulay, ang talong at ang sitaw. Lulutuin ko lang to guys sa mga 3 minuto.
So ngayon naman po ay pwede na natin ilagay ang ating salmon, hipon, okra, sili at ang ating coriander leaves. Ang pag-adjust po ng water ay depende sa atin kung gaano karami ang gusto natin para sa sabaw. Tatakpan natin siya ulit at lulutuin pa natin ng mga 10 minuto. Maglalagay lang ako ng 1 cup na hot water sa ating sinigang mix at ibubuhos natin ito mamaya doon sa ating sabaw. So this time, pwede na natin ilagay ang ating sinigang mix at ang ating kangkong and lutuin natin siya na again for 5 to 10 minutes, then pwede na natin siya iserve. So, taste buddies, ito na po ang ating sinigang, nababoy, hipon at salmon. Sobrang sarap talaga nito guys, lalo na yung sabaw niya. Hinding-hindi kayo magsisisi pag niluto nyo to. So, thank you guys. Ang complete recipe po nito ay makikita nyo sa description box. Thank you for watching. Until my next videos, don't forget to subscribe. Bye!